Kanina umaga po ay sa mga naka-attend nung morning, no, pinag-aralan po natin kung ano implikasyon ng Palm Sunday or Palm Monday for that matter sa ating pananampalataya sa panahon nila at sa panahon natin ngayon. Ngayon naman po ay pag-aaralan natin. Kung makikita nyo ang ating calendar, naka-calendar po doon ang existence of God. Kung pag-aaral natin ay hango po sa linya ng systematic theology kung paano natin kikilalanin ang Panginoon sa systematikong pamamaraan. At dahil po dyan, ang pong teksto ngayong hapong ito ay matatagpuan po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1, Talatang 18 hanggang 25. Romans chapter 1, verses 18 to 25. Babasahin ko po at samahan niyo po ako. Tayo po itumayo. Muli po, ito is nasa Aklat ng Romans, chapter 1, verses 18-25. Roma 1, 18 hanggang 25. Kung kayo po'y naroon na, hayaan pong basahin ko po ito. This is the Word of God. For the wrath of God is revealed from the heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Therefore, God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y makaupo. Ito po ay aklat ng Roma na sinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Roma. Ito po ay maaaring na isulat niya nung siya'y nasa Corinto sa kanyang ikatlong missionary journey. At ang tema po nito ay pagpapakita ng Ebanghelyo, ang pagkamatay, pagkilibing at pagkabuhay muli ni Kristo Jesus para sa kaligtasan ng mga makasalanang tao. Na ang Diyos ay humuhusga sa kasalanan at sa makasalanan at nagpapakita ng awa sa mga tao na kanyang hinirang. Ito po ay sinulat ni Pablo para po magkaisa ang mga Hintil at ang mga Hudyo na mananampalataya sa Roma sa isang katuruan ng Ebanghelyo. At pinakita niya rin ng Iglesia sa Roma ay maging pagmumula ng kanyang missionary journeys or ng base of operations, kumbaga. At makita natin dito na si Pablo po ay maingat na binalangkas o binigay niya ng outline kung ano ang pagliligtas ng Diyos simula sa Old Testament sa mga Hudyo at sa mga Hintil, kung paano ito nakonekta kay Kristo. Dito rin natin makita ang mga katotohanan patungkol sa kalalagayan ng isang taong wala kay Kristo na hindi ligtas at sa mga taong ligtas ni Kristo at kung paano sila mag-respond sa pagliligtas ng Panginoong Diyos. At dahil sa biyaya ng Diyos, ay ito ay naisulat at napapakinabangan natin hanggang sa panahon na ito. At dahil po dyan, titigdan natin ang unang kapitulo kung ano ba ang pinanggagalingan ng mensahe ni Apostol Pablo para sa mga Hudyo at higit sa mga Hintil patungkol sa pagliligtas ng Diyos. It was August 21, 1971 when the Plaza Miranda bombing happened. Binomba po ang Plaza Miranda at ito po ay habang nagkakaroon ng meeting de avance ang Liberal Party at ang political campaign nila bago magbotohan. At ito pong atake na ito, ang target po ay yung mga tumatakbo sa slot ng Liberal Party.
At ang ginamit pong armas para magpasabog ay granada. At ito'y nagsanhi ng kamatayan ng siyam na tao kasama po ang 5 taong gulang na bata. Nakakalungkot sapagkat sa pangyayaring ito, hindi lamang siyam ang namatay, meron ding mahigit 100 na nasugatan. Kasama sa namatay dito ay yung trivia lang, no, yung bahay nila Amor. Yung dating may-ari noon sa anong street yun, Misericordia, no, sa Manila, eh yung may-ari mismo ng bahay na yun ay namatay dahil dito sa Plaza Miranda. So imagine yung impact nito hanggang sa ang mga suspects sa bombing na ito, sa terrorist attack na ito, ay walang iba kundi si former President Ferdinand E. Marcos. Siya ang tinuturo ng mga kalaban niya sa politika at halos lahat kasi ang bentahe nila ay nais niyang manatili sa poder ng gobyerno, ay niyang bumaba sa posisyon, kaya niya binomba yung mga kaaway niya. Ano pong naging resulta nito? Many are very angry at the time with former President Ferdinand E. Marcos because all of them are convinced that it was his party, the Nacionalista Party and the government of Ferdinand Marcos are responsible for the bombing. Kasi isipin nila, sino bang makikinabang pag namatay itong mga senador na to, tumatakbo sa pagkasenador? Isipin nila, pag namatay itong mga to, ay wala nang kalaban ang posisyon, ay ang poder ng gobyerno. But recently, there are former CPP-NPA founders, hindi lang mga members, founders, nag-admit that the crime was perpetrated by the party itself, by the Communist Party of the Philippines and the New People's Army, kasama yung ilang leader ng Liberal Party. Diyan umangat ang pangalan ni Joma Sison, ang pangalan ni Ninoy Aquino, at lahat ng mga historians ay they are all baffled. Nagkakagulo sila. Ano ba talaga ang totoo? But one thing is true. Because of the Plaza Miranda bombing, it sparked the revolutionary movement of the CPP-NPA at doon na nangyari yung mga pag-aaklas ng mga estudyante. All the hate of the masses was poured out to the wrong people. Galit sila sa gobyerno dahil sa Plaza Miranda bombing, but eventually, sa panahon natin ngayon, one may argue na hindi totoo yan. But the evidences and the witnesses are very clear in their statements that it was a project of the CPP-NPA. So in history, dahil doon, the former President Ferdinand Marcos canceled the writ of habeas corpus, yung nangyari na yung mga warrantless arrest. Kahit sino pwedeng hulihin, arestuhin. At dahil dyan, lalong naging yung mga tao na yung mga tawag dito, neutral lamang sa kanilang stand ay naging extreme. Mas lumago ang mga Communist Party. Mas lalo silang dumami, mas naging matapang sila kasi nagkaroon sila ng dahilan ng luwaban. And their wrath was really pouring out towards Ferdinand Marcos. And the decades after in 1986, napatalsik si Ferdinand Marcos via people's power. The people's power is also the people's anger, sinasabi nila. Compared to God's wrath, the wrath of the people at the time from the decades of the 70s and the 80s against the government, pagtitignan natin, parang napaka-nationalistic ng pride at ng anger ng mga taong ito, napakaganda. Pero in hindsight, pag tinignan natin ngayon, saan ba napunta yung galit nila? Talaga bang nagalit sila sa tamang kagalitan? Compared to God's wrath, sa galit ng Diyos, sa galit ng mga tao na akala na tama yung posisyon nila, God alone has a righteous reason for His wrath. Siya lamang ang mayroong tama at makabuluhan at banal na galit, na dahilan para sa kanyang galit.
The object of His wrath is accurately focused on us, the sinners. Wala siyang ibang kagagalitan, kundi tayo. At marapat lamang dahil tayo ang nagkasala. Tao ang nagkasala laban sa Diyos. So the message for us in this afternoon is the rebellion of our hearts reveals God's righteous judgment. The rebellion of our hearts reveals God's righteous judgment. Yet the submission of Christ to the Father reveals God's grace. The submission of Christ to the Father reveals God's grace. Kung paano ang pagre-rebelde ng ating puso ay hinahayag ang matuwid na galit ng Diyos at kanyang paghuhusga, ganun din naman ang pagpapasakop ni Kristo sa kalooban ng Ama ay pagpapakita ng kanyang biyaya. So this afternoon, makikita natin dito sa unang punto natin that rejecting the existence of God is a failed attempt of self-preservation. Rejecting the existence of God is a failed attempt of self-preservation. Now, it's not only self-preservation, but self-exaltation. The reason bakit maraming hindi naniniwala sa Diyos, quote-unquote, hindi naniniwala sa Diyos, is because they were thinking, if I can get rid of God, then I can get rid of my guilt. If I can get rid of God, then I can be prominent. And from day one, in the fall of Adam and Eve, that has been the order. Talaga bang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo? Pero dahil sa kanilang kapalaluan, they have suppressed the truth in unrighteousness. The truth is, if you eat of the fruit of the tree, of the knowledge of good and evil, you will surely die. Pero hindi. Dahil sa kapalaluan ng tao, ito'y pinagtakpan ng kasinungalingan. Hindi naman ako namatay eh. Therefore, there's no God. Walang Diyos. In verse 18, napakaganda ng pagkakalahat dito ni Pablo when he said, "For the wrath of God, ang galit, pagkamuhi at kaparusahan ng Diyos ay ipinakita mula sa kalangitan laban sa kasalanan, sa karumihan, sa pagkawalang Diyos o hindi pagpipitagan sa Diyos sa pamumuhay ng makasalanan. Kanino? Sa mga tao. So let's break it down. Wrath of God. And then it is revealed from heaven. Meaning, this wrath is divine. Itong galit na ito, itong puot na ito, itong kaparusahan na ito has a divine origin. Pagtitigdan natin, may pinagmumula ng mga galit natin kung paano ang mga aktivista noong 70s and 80s, may pinagmumulan ang galit nila sa nagmula sa akala nilang ginawang krimen laban sa sangkatauhan sa kanila. That's the origin of their wrath. May pinagmumulan itong malalim na hugot. Pero the divine wrath of God ay nagmumula sa Diyos. Nagmumula sa Diyos, binabagsak niya. Dahil saan? Anong pinagmulan? Because of all ungodliness. Dahil sa kasalanan ng tao and unrighteousness. Nino? Ng mundo? Ng mga halaman? Hindi. It is because of man. Tao. Tayo. For all have sinned and fallen short of the glory of God. It is us. Tayo yun. Bakit? Because of their unrighteousness, sa kasalanan. At yung kasalanan yung sinabi, it suppresses the truth. Pinipigilan ang katotohanan. What does it mean to suppress the truth? You're lying. Nagsisinungaling. Ganun ang nangyari sa Eden. Nagsinungaling ang tao. Pinaniniwalaan nilang kasinungalingan ng kaaway. Hindi naman kayo mamatay, ngunit you will be like God. And because of their unrighteousness, niyakap nila yung
kasinungalingan at tinalikuran nila ang katotohanan. In effect, they've turned their back against God. Why? Who is the truth? Who is the way? Who is the life? It is Christ. Si Kristo ang tinalikuran. Kaya ganyang katindi ang galit ng Diyos. Pag titignan natin, simple lang naman eh. Parang napakasimple anong kasalanan, kumagat lang ng prutas. Bakit kailangan impyerno? Kaya sabi, yung tanong na classic na binigay ni R.C. Sproul, what's wrong with you people? What's wrong with us? The question was, bakit ganun katindi yung kasalanan, ay, yung kahatulan ng kasalanan ng tao? Ba't kailangan siyang mabulid sa impyerno habang buhay? Nang walang end. Bakit? Yeah, yung Diyos na yan, it doesn't exist kasi inconsistent siya. Sabi, God is love, pero bubulid din niya sa apoy na habang buhay magpakailanman ang isang taong makasalanan? That God doesn't exist. Okay? That statement only proves yung sinasabi mismo ng salita ng Diyos. That you are suppressing the truth because of your sin, because of your unrighteousness. Bakit? For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. This is a true story of Adam and Eve. What can be known about God was revealed to them. They were walking with God. Kasama nila ang Panginoong Diyos sa Eden. Kung meron man nakakakilala sa Diyos, eh yun ay si Adan at si Eva. That personal relationship was working. It's glorious. It's divine. It's holy. Alam nila, hindi nila mapagsinungalingan ang kanilang mga sarili. But yet, they still rebelled against God. True story of Adam and Eve, for his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that has been made. Ang mga bagay na hindi natin nakikita na attributes ng Panginoon, his power, his grace, his love, his justice, lahat yun ay pinakita niya sa pagkakakreate ng sangkatauhan. True story of Adam and Eve. And if that story is true with Adam and Eve, so it is with our story. When God created the heavens and the earth, it was in order. The laws of physics, lahat yon ay under ng Panginoon at pinagana niya ito. Can you imagine? Walang law of gravity, wala yung mga batas na yan. The laws of physics, chaos. Napakagulo. Pero ang ginagawa ng tao, they are attributing chaos as the source of order. Big bang! Magulo muna! Saka inayos ng siyensya after billions and trillions of years, nagkaroon ng order. Yung kwarto mo nga, ilang oras mo nang hinihintay maayos, hindi umaayos hanggat hindi mo ginagalaw eh. Hanggat di mo nililinis eh. The order of things came from the power of God and it was revealed in His creation, everything that was made. And it was clearly perceived by Adam and Eve and it was clearly perceived by every single human being. Pinanganak pa lang ang bata, ang baby. Nandyan na yung order. Bakit ang bata, kapag lumagpas ng 9 na buwan, mamamatay siya pag hindi pa na-deliver? Bakit daw? Kasi makakakain na siya ng dumi. That's an evidence of an order na binigay ng Panginoon sa sangkatauhan. Kapag walang order, kapag hindi na ipanganak ang baby sa tamang panahon, siya'y dudumi sa loob ng sinapupunan, magkakaroon ng sepsis, maglalaso ng dugo ng baby at ng nanay, pareha silang masasawi. Can you imagine kung hindi ito nilagyan ng Panginoong Diyos ng order? And people worships science. Dahil dyan, that's science. Oh, no. Science is a failed attempt, or not a failed attempt, but insufficient attempt to explain what God has created.
hindi sapat. There are things na hindi maintindihan pa rin ng tao hanggang ngayon. So they are without excuse. For although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Instead of being grateful, magkaroon ng gratitude towards God, they became futile in their thinking. Nag-fail ng pag-iisip. You know what? When God created Adam, he was an adult male. Adult. Wala nang kailangang matutunan si Adam because when he was created, he got all the things in his mind na kailangan niyang matutunan. Nandun sa kanya lahat. Create siya ng Panginoon na kumpleto. They are wise. Adam and Eve knew kung ano yun. Kung bakit si Adan ay inutusan na kung anong pangalan mo sa hayop, sa halaman, sa kung ano-ano, yun ang magiging pangalan niya. It's not because nag-imbento lang si Adan o aso, kabayo. Hindi. Because he knew every creation from every details. It is embedded in him because God literally revealed it to him upon his creation. Nung nilikha si Adan, alam niya yon. Hindi siya utusan ng Diyos na pangalanan mo yan para lang mag-invento si Adan. No, everything is made in the image of God. And that image, imagery, pinakita ni Adan in his genius, in his wisdom, in his intellect na display yon, pinangalanan lahat. Compare natin ngayon. Ngayon, ang tao, retrospective, pabalik. Pag may nakitang bagong species, wow, ano yan, anong klase yan, saka pa lang nila papangalanan. Saka pa lang nila aalamin anong parte ng katawan ng tao, ano itong mga bagay na ito. But when God created Adam as perfect, he knew it, alam niya. He was full of wisdom, came from God, and literally after the fall, we are so late. Because of our foolishness, we suppress the truth in unrighteousness. Adam was supposed to teach all his sons and daughters about everything in this world. Siya ang magtuturo. Siya magpapakita na, oh, itong halaman na ito ay ganito, itong hayop na ito ay ganito. He will teach yung kahanggang kaapu-apuhan nila. Kaya sinasabi yung mga Gnostics, marami daw secret knowledge. No, it was not secret at all. But it was lost. Nawala ito because of the suppression of the truth. Because once we suppress the truth, we become fools. Because of sin, yung katotohanan ay sinupress at tayo ay mga naging mangmang. Paano naging mangmang ang tao? Natural order of consequence? Dahil sa kasalanan ng tao, may mga anak na si Adan na hindi na nakikinig. Ayoko makinig kay Adan sa tatay ko. E paano siya matututo? Kahit magturo si Adan, mag-lecture siya about the world that God has created. Naging mangmang na kasi may sarili-sarili na silang mga buhay na gustong ipamuhay. In rebellion against God. That's simple. Kapag ang anak natin ay hindi natin naturuan, kunyari na lang, tayo na lang, mga anak ng magulang natin, kailan tayo nagiging mangmang? Pag hindi tayo nakikinig sa turo ng ating mga magulang. Because we suppress the truth na binibigay ng parents natin. Ano yung truth? Anak, pag di ka nakinig sa akin, talaga mapapahamak ka. Hindi tayo nakinig, napahamak tayo. We became fools. And that's been the order of things since the fall. We were claiming to be wise in verse 22. They became fools. We became fools. We exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Pinagpalit natin yung Diyos na manlilikha at gumawa tayo ng idols. Mga bagay na sasampahin natin. So ang tanong, bakit may wrath ng Panginoon? Why is there a wrath of God? Pinakita sa salita ng Diyos. So sabi, anong result? Therefore, God gave them up. That's the worst thing that could happen to a person. If God gave us up,
yung pinayagan ka na lang, pinahintulutan ka na lang, pinabayaan ka na lang. O gusto mong magkasala, ayaw mong makinig, matigas sa ulo mo, hala sige. Yan ang gusto mo, mapahamak ka. At pinakita ito many times ng Panginoon kung paano niya binubuhos ang wrath, ang kanyang galit, one of which is in the time of Noah. In the time of Noah, God's wrath was revealed in His creation because they suppressed the truth in unrighteousness. At yung mga sumunod na mga talata sa Romans 1 ay pagpapakita ng same storyline ng Noah's flood. Verse 24, therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth of God's about God for a lie, and worship and serve creature rather than the Creator who is forever blessed. Who is blessed forever. Amen. That's what happened in Noah's flood. They are given to marriage. They're given to their lust. They're killing each other. Lahat ng kapalaluan ginagawa nila. And God has been so gracious. When God announced, ay babagsak ko ang aking galit at puot sa sangkatauhan. Papatayin ko lahat. I will pour out my wrath. I will destroy the whole world. So Noah, build me an ark. At hindi kinabukasan, nandiyan na yung ark. Napanood niyo ba yung Evan Almighty ba yun? Na ang bilis-bilis na gawa yung ark. No, Noah built the ark hundreds of years in plain sight of all men. Nakikita ng mga tao, baliw talaga ito si Noah. Kita mo, para saan? Ano yung ulan? Ano yung baha? Nabubuang na to. Eh, makikinig dyan, hayaan nyo siya. Walang Diyos, wala naman eh. Kung talagang galit ang Diyos, kidlatan na ako ngayon. Hintay ka lang. Hindi lang kidlat ang binagsak ng Diyos. Lahat. The firmament, the heavens broke open, and literally the wrath of God in the form of water above and water below gave everything, lahat ng mga crevices, lahat ng mga bukal, nilabas lahat, and God's wrath was revealed to them. Pero makita natin, in our first point, sabi po dito, rejecting the existence of God is a failed attempt of self-preservation. Those people in the flood were rejecting God, the word of God from Noah. Hindi totoo yan. Walang parusang bibigay ang Diyos. Hali kayo, mag-party tayo. Pero sabi ni Noah, hindi, magsisi kayo. Andito yung barko, dito kayo maliligtas for hundreds of years. Naka-display, ginagawa yung barko hanggang natapos. Walang lumapit kay Noah kundi puro mga hayop. Dinala ng Panginoon at ang kanyang mga anak na tatlong lalaki, ang kanyang asawa at ang asawa ng kanyang tatlong anak na lalaki. Masisisi ba ng tao ang Diyos? You're not a loving God. Kung loving ka, sana hindi mo pinabaha. Hindi. May solusyon na binigay ang Diyos, the ark. It gives the idea na ang Diyos ay mahabagin pa rin. Kahit karapat-dapat ng gupuin, patayin ng Diyos ang sangkatauhan. Pero hindi, binigay pa rin niya ang kaligtasan in offer ng Diyos. Pero you know what? Ganun talaga, may hinirang ang Diyos. At yung hinirang niya ay sasamba sa Kanya at yung papatuloy sa Kanya. Ngunit ang mga rebelde sa Kanya ay patuloy na magpapalalo. Hindi dahil sila'y pinasama ng Diyos, ngunit dahil sila ay masama na sa kanilang pagkakasala. Fast forward sa panahon ni Paul in Romans, we have to understand that they are rejecting as well to preserve themselves. Akala ng tao kapag wala ng Diyos, wala na rin kaparusahan. O pag naniwala silang walang Diyos, wala na rin kaparusahan. But it only made the case for our punishment stronger. Because our rebellion against God is a clear display of man's depravity. Yung pagre-rebelde ng tao laban sa Diyos
ay pagpapakita ng mas malinaw na kasamaan ng tao. Tayong mas napapakita ang ating kapalaluan. The following verses in Romans chapter 1 ay hindi ko binasa sa text. Manghihiram ako ng dahilan kay Charles Spurgeon. It is because, sabi niya, this first chapter of the epistle to the Romans is a dreadful portion of the Word of God. I should hardly like to read it all through aloud. It is not intended to be so used. Read it at home and be startled at the awful vices of the Gentile world. What's his point? Pag binasa natin yung sumunod na mga verses sa Romans chapter 1, makita natin doon kung anong kinalalagyan ngayon. It is as if it is defining our current situation. And let me read it for you. Kung papaano sinabi ni Charles Spurgeon, it should be read at home. Bakit? Kasi nakakahiya. It is dreadful. Nakakatakot. Ngunit, let us be enlightened sa salita na ito. In verse 26, for this reason, God gave them up to dishonorable passions, for their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them. Story of our lives. Ito ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, the LGBTQ agenda has been prevalent. The other kahapon, dumaan kami sa isang school. Ewan ko, napansin ng misis ko, may isang tarpaulin. We fight for equality and gender neutrality. You know what that means? Naniniwala sila na ang lalaki na ang tingin niya sa kanya ay babae siya, ay totoo. Yun ang katotohanan. Kung feeling mo babae ka, then you are a woman. Kung feeling mo lalaki ka, you're a man. This has been written many years ago, thousands of years ago, but the truth still remains. The same wrath of God looms over the head of rebellious people because the same sin is being committed. I understand why Charles Spurgeon said na basahin niyo lang to sa bahay ninyo. It's not intended to be read out loud. He's not saying na magtong basahin. Pinakikita niya lang, dinidiinan niya lang lalo na ganun nakakahiya yung mga pinagbabanggit dito. Nung panahon ni Charles Spurgeon, tabu. Tabu yung mga words na yan. Kumbaga, hindi pa ready yung society. Patago pa yung homosexuality. Patago pa sa panahon nila. Sa panahon natin ngayon, hindi. Talagang lantaran na. Wala nang kinatatakutan, walang kinahiyaan. Man's rebellion is shameful in all levels. So the reprobate will be exposed in shame and the wrath of God will fall on them. While the shame of the saints, our shame, are covered in the blood of Christ. And that's where our hope is grounded upon. So what should be our response? Kung sinasabi natin yun ang responde ng mga unbeliever,
They are ungrateful. They keep on sinning. The response of the believers should be worship. We must worship God. We must worship God's revelation of Himself. Kaya mga kapatid, ganun katindi at kahalaga ang Lord's Day. Ulitin ko po, ganun katindi at kahalaga ang Lord's Day. Sumasamba tayo sa Panginoon. Ito yung tinakda niyang panahon ng panambahan. Kaya mga kapatid, gusto kong ukitin ang inyong mga puso at sugatan. Na kung wala tayo sa Lord's Day, wala tayo sa panambahan, kasama tayo ng mundo sa hindi pagsamba sa Diyos, sa tunay na Diyos. At for that brief moment, kahit pagkano ka ilang oras lang na wala ka sa presensya ng pagsasalo-salo sa pagsamba sa Panginoon, that moment is against the worship of God. Ganong kabigat. Na dapat ang response natin, we are grateful towards God. But we are worshiping God. So our response should be worship. And if we profess to believe in God, then let's not just profess that we believe in God, but we must live in God. Mamuhay tayo sa Diyos. Na nandun tayo sa Kanyang presensya. Dahil hindi natin, we cannot fool God. Alam niya ang nilalaman ng ating mga puso at tinatahak ng ating mga buhay. Kaya itong mumunting oras na ito nating ginugugol sa loob ng isang linggo, every Sunday morning and afternoon, kung naiinip pa tayo, kung naisip natin, ang dami na nating ganap na pag-aaral paglinggo, mga kapatid, nawa, sumuga to sa ating mga puso. Ito ay isang bagay that separate us from the world. We worship the one true God because the truth of God is being revealed in this pulpit. And our sin before we got saved is we were suppressing the truth. And the moment we don't attend church, the moment we miss the Lord's Day, in effect, we are suppressing the truth of God to be preached to us. Ganun kabigat yun. It's why when we absent, pag namimiss natin ang Lord's Day, it should be with a heavy heart. It should be with a heavy heart, a broken heart. Charles Spurgeon also said, "Will you kindly notice that according to my text, knowledge is of no use if it does not lead to holy practice. They knew God. It was no good to them to know God. All of the human beings here on earth, all of us, we knew God. Kilala natin ang Diyos. Alam nating may Diyos, even if we suppress that truth. For they glorified Him not as God. So my theological friend over there, who knows so much that he can split hairs over doctrines, it does not matter what you think or what you know unless it leads you to glorify God and be thankful." Kahit paanong sabihin natin kilala ko ang Diyos, alam ko ang Diyos, balibalik tanong ko man ng teolohiya, kabisado ko yan. But if our practice, if our life doesn't show our belief of God, it doesn't lead us to holiness, it doesn't make us stay here in a few hours to behold God's glory and listen to Him, it's worthless. It's worthless. So our challenge this afternoon is, do you make a conscious effort to know God and to live what you know about God? Sinasadya ba natin ito? Ang panalangin ko ay sadyain natin. In conclusion, it's only the fool who says that there is no God. He says to his heart, there is no God. But the wise knows his heart is deceitful as revealed in scriptures. And because of that, that wise man, na alam niyang puso niya ay mapanlin lang, he places his faith in Christ. Dahil walang ibang makapagliligtas sa kanya. So believers, God's wrath has been satisfied in Christ. Therefore, rejoice. We have all the reason to rejoice, mga kapatid. Huwag tayong malungkot sapagkat nagtagumpay si Kristo sa kasalanan. At dahil dyan, nasatisfy ng kamatayan ni
Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo ang dapat na parusa na ibibigay sa atin, ibabagsak sa atin. God has revealed Himself through His creation. Pinakita ng Diyos kung sino siya sa pamagitan ng created things. Therefore, not only rejoice, but enjoy. Let us enjoy His creation. Enjoy His creation in view of God's holiness. And lastly, God's wrath will fall on the reprobate. Babagsak ito sa mga palalo, sa mga nagre-rebelde sa Diyos. Therefore, we have more reason to evangelize. So, let us rejoice in the truth that we are holy in God's sight because of Christ. Let us enjoy His creation in view of His holiness. Let us evangelize because we believe in God's wrath. To the unbelievers, you are a walking target. Sa'yo ibabagsak ng Diyos ang kanyang galit at puot kung hindi ka magsisisi. Therefore, repent of your sin. Repent of your sin. Talikuran mo ang pagre-rebelde mo laban sa Diyos. Panampalatayanan mo si Kristo na tagapagligtas at kanya natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Tanggalin mo ang iyong kayabangan. Ikay magsisi. Ngayon, hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat sa inyong salita na patuloy nagbabago sa amin, patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, patuloy nagpapabanal sa amin. Ang dalangin po namin sa aming mga narinig ngayon, hindi lamang ito maging informasyon, Panginoon, na may dadagdag namin sa aming kaalaman, ngunit ang pagpapakilala nyo sa amin sa pamagitan ng inyong mga ginawa sa mundong ito ay magtulak sa amin upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay luwalhatiin, Panginoon, at magkaroon kami ng mas malalim na dahilan upang mabuhay ng may kabanalan. Salamat o Diyos sa iyong biyaya, sa iyong habag na kami po iniligtas ninyo. At salamat o Diyos dahil kami makakalapit sa inyo at kami po ay inyong tinutugon sa aming mga panalangin. Patuloy namin kayong sasambahin, Ama. At patuloy namin kayong luluwalhatiin sa araw-araw. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.